So, andito ka ngayon sa video na to dahil gusto mong malaman kung paano magsimula ng YouTube channel at kung kumikita rin ba yung mga vloggers sa YouTube o kailan pwede ma-monetize yung videos mo at saka yung YouTube channel mo. Kung ganun, nasa tamang video ka, kapatid. Tara! Tapusin natin tong video na to, tapusin mo to kung gusto mong malaman step by step kung paano gagawin. What's up, guys? Kamusta? Salamat sa pagbisita. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa mga videos ko. So, andito ka ngayon sa video na to dahil gusto mong malaman kung paano mag-start ng YouTube channel mo, kung kumikita nga ba yung mga YouTube vloggers, at kailan at paano ma-monetize yung sariling YouTube channel mo. Kung ganun, tapusin mo yung video na to para malaman mo step by step kung anong gagawin sa channel mo. So tara, let's do this! Alright, so before ko i-share sa inyo kung paano gumawa ng sariling YouTube channel, actually, marami na din mga YouTubers na gumagawa ng video na ganito. Pero dahil marami akong friends na nagchat-chat, tinatanong sa akin kung paano talaga gumawa ng YouTube channel, tinatanong din kung totoo nga ba na kumikita yung mga vloggers, at kailan pwede ma-monetize yung channel mo, kaya gumawa ako ng sariling video ko. So first, paano gumawa ng sariling YouTube channel mo? The first step is to make a Gmail account. So, gumawa ka muna ng Gmail account kasi requirement siya para makagawa ka ng YouTube account or YouTube channel mo. So, after na nakagawa ka na ng Gmail account mo, pumunta ka ng YouTube, click create, at ilagay mo doon yung Gmail account at password mo. After that, meron ka ng sariling YouTube channel mo. Yung kailangan na lang natin gawin is i-customize yung sariling YouTube account mo. So, yung unang gagawin natin is gumawa ng account name. In my case, yung ginawa ko, ginamit ko yung sariling pangalan ko para mas madali akong mahanap ng mga kilala ko. Okay? Pero, pwede naman na ibang pangalan din yung mga codename. Pero yung maganda lang, huwag naman yung mahirap hanapin, mahirap siya i-spell. Kasi mahirapan din yung mga viewers mo, hanapin ka. Kagaya ko, pag tinaip ko yung pangalan ko dun, ako lang na-account yung lalabas dun sa YouTube. Pero, pag tinaip ko yung full name ko, merong lalabas din dun na ibang account. Yun yung mga dating account ko na hindi ko na ginagamit dahil nakalimutan ko na yung password. So, importante gumamit ng account name na unique at maganda. Yung suggestion ko, gamitin mo na lang yung own name mo. Kung hindi naman, pumili ka na lang ng code name na unique, maganda, at madali kang mahanap ng viewers mo. So, speaking of password, wag na wag mong kalimutan yung password mo. Dahil kung makalimutan mo yan, masasayang lahat ng effort mo sa YouTube channel mo. Remember, karugtong na ng buhay mo yan. So, the next step after ng account name mo is to upload a profile picture. So, in my case, di ko lang sure ha, pero in my case, nahirapan akong mag-upload ng profile picture ko gamit ng cellphone. Kasi, pag nag-click ka sa profile picture icon, walang lumalabas na upload photo. So, yung ginawa ko, ginamit ko yung laptop ko at mas madali siyang mag-upload dahil may lumalabas na upload photo. Hindi ko lang sure ha, pero yun yung experience ko. So, try nyo lang gawin yun.
So after ng account name tsaka nakapag-upload ka na ng profile picture mo, gumawa ka ng channel art. So yung channel art, the same lang din yan sa YouTube, parang cover photo. Yung channel art is meron siyang specific size para malagay mo yan dun sa YouTube channel art mo. So yung size ng channel art is ilalagay ko sa description box. Please tingnan nyo na lang para sakto yung size ng channel art nyo. So after that, meron ka ng sarili mong YouTube channel. Ready ka na mag-upload ng videos mo. Of course, walang silbi yung YouTube channel natin kung walang videos. Yung talagang atin, okay? So una, para makapag-upload tayo ng video, kailangan natin ng camera. So, camera. Kailangan ba yung mamahalin na camera? Hindi. Actually, yung ginagamit ko ngayon is cellphone lang. Kasi yung cellphone ngayon, maganda na yung makuha. Meron na ding internal microphone na maganda. So, kailangan na lang natin pumili ng magandang area na maganda yung lightings niya para makita tayo. So, again, cellphone lang yung ginagamit ko. Kung may cellphone ka, mag-start ka na mag-vlog. Okay, so, in my case, meron lang akong ginagamit for the lightings na ring light. Okay, so, cellphone at ring light lang yung gamit ko ngayon. Yun lang. At saka, pumipili lang ako ng area kung saan ako pwede mag-vlog. Yun lang. Pumunta naman tayo ngayon sa content. So, sa paggagawa ng content, kailangan muna natin tanong yung sarili natin kung ano ba talang gusto natin gawin. Yung content, medyo seryosong bagay na to dahil mahirap mag-isip ng content. So, pag gumagawa ka ng content, kailangan mo munang tanongin yung sarili mo. So, ano ba? Saan ba ako magaling? Ano ba yung passion ko? Ano ba yung hilig ko? Gusto ko bang magluto? Gusto ko bang mag-makeup tutorial? Music? Travel vlogs? Yung mga ganun. Okay? O kumbaga, tinatawag din siya na niche. Kailangan natin hanapin yung niche natin. So, in my case, yung niche ko, is so, sa content, meron din tayong 5 W's na i-consider. First is yung what. So, sa what, yun na nga yung sinasabi ko kanina, yung niche. Kung gusto ba natin mag-cooking, mag-travel vlogs, mag-makeup tutorial, mag-daily vlogs, etc., etc. Yung mga hobbies natin, pwede yun. Okay? Second is, who? Sino bang tinatarget natin? Sino ba yung viewers natin? Sino ba yung gusto natin? Sino ang gusto nating manood sa video natin? Kung mga ganun. Third is, why? Bakit mo ginagawa yung video na to? Gusto ba bang makapag-inspire? Gusto mo ba magbigay ng mga information? Yung mga ganun. So, that is your why. Fourth is where. Kagaya ngayon, nasa loob lang ako ng bahay. O kung travel vlogs naman, of course, nasa labas ka ng bahay. So, depende yon sa content mo. And fifth is when. Kailan ka mag-upload ng video? So, kailangan dito, i-manage mo na mabuti yung schedule mo. Kasi nga, hindi madali gumawa ng content, hindi rin madali yung pag-edit ng video. Okay? So, dapat i-schedule natin. Buti sana kung mga teenager pa tayo. No, kung teenager ka pa, mas advantage sa'yo kasi medyo less yung priorities mo. Lalo na pag walang klase. Pero kagaya ko, nag-work ako. Tapos, I have my family also. Meron akong anak.
meron akong wife. So, meron akong mas marami yung responsibilities ko, kumbaga. So, let's manage well our time. Pwede naman, once a week, mag-upload ka ng video. So, kung kaya mo ng twice a week, okay lang din. So, pwede na rin yung once a week. Okay? This time, I will share to you some tips before tayo gumawa ng vlog or content natin. First is plan. Importante pagplanuhan yung gagawin natin na video or vlog. So, in planning, dapat isulat natin yung mga plano natin. Kasi, meron mga times, no, na nakakalimutan natin kung ano yung mga naiisip natin. Lalo na yung mga magagandang ideas. Tsaka minsan din, lumalabas yung mga ideas, natutulog tayo, before tayo matulog, or madaling araw na, tapos pagising natin, nakalimutan na natin. So, importante na isulat, i-take down natin yung mga ideas or plano natin. So, second is study and research. Okay? Kailangan, before tayo maging magaling na vlogger, mag-research tayo at mag-aral tayo para gumaling tayo na mga vloggers. Okay? For example, alamin natin yung YouTube policy and guidelines para alam natin yung mga do's and don'ts sa YouTube. Or pwede din natin alamin yung mga tutorials on how to edit videos, di ba? Mas importante na alam natin kung paano mag-edit kesa mag-hire tayo ng ibang tao mag-edit sa video natin. So, mas expensive siya. Okay? Kung kaya mo naman, okay lang, pero mas maganda pa rin yung alam mo paano mag-edit ng videos. Tsaka pwede rin mag-research ka ng how to vlog tutorials. Kasi we cannot share also what we don't have, di ba? So, importante alam natin yung mga bagay na to. Third is practice. Practice talking in front of camera. Trust me, hindi madali magsalita in front of the camera. Okay? Oh, no! So, dapat, kagaya ko, beginner pa, parati ako nagpo-practice in front of the camera para mas ma-improve ko pa yung dapat ma-improve ko na pag nagsasalita ako in front of the camera. Fourth is, make a script. Isulat natin yung mga highlight or mga magagandang points sa content natin. Okay? Para hindi natin makakalimutan while nagsasalita tayo in front of the camera. Kagaya ngayon, di ba? So, gumawa ko ng script para ma-remember ko, meron akong hint kung ano yung susunod na sasabihin ko. And next is, make it happen. Of course, pag nagplano ka, make it happen. Yun. Okay, this time, pumunta naman tayo sa video editing or video editor. Of course, meron ka ng YouTube channel mo, may content ka na, yung next step doon is to edit your video. So, sa editing, importante, meron tayong magandang video editor. So, in my case, yung ginagamit ko ng mga video editor is Vlogstar, Filmmaker, Movie Maker, latest version 2020, at bala ko din gumamit ngayon ng KineMaster. Okay, so, you can choose whatever video editor na gusto mo, but I suggest license yung mga video editor mo para wala siyang watermark. Okay? After mo ma-edit yung video mo, kailangan mo nang i-upload. So, pumunta ka lang dun sa channel mo, YouTube channel, click mo yung create or upload para ma-upload mo siya. So, sa pag-upload ng video, importante pumili ng magandang video title. So, base sa mga pagre-research ko sa YouTube, mas catchy yung title, mas maraming viewers. So, for example, mas maganda, simulan natin yung title sa how to or paano. Or, secret. Yung mga ganun. Kasi mas curious yung mga
viewers natin. So halimbawa, bibigyan ko ng example, kagaya nito. So dun sa tatlong example, alin dun yung mas catchy, yung maganda? Una, nagluto ako ng kare-kare. Pangalawa, paano magluto ng kare-kare? Pangatlo, paano magluto ng kare-kare? Secret ingredients reveal. So ganun. Diba? So para sa akin mas catchy yung second, lalo na yung third, 'di ba? So mas curious yung mga viewers. So ganung example yung sa video title natin. Depende kung ano yung content natin. Next is thumbnail. So mas maganda pag gumawa tayo ng makulay na thumbnail. Yung mapapansin tayo agad ng mga viewers. So meron akong mga videos na hindi ko nagawa ng thumbnail, pero mas maganda talaga yung may thumbnail. So kagaya nito. O di ba? So mas alin dun sa dalawa yung maganda na thumbnail? Syempre yung mga makulay na thumbnail. So ganun. Next step is yung hashtag. Yung hashtag naman, makikita natin yan within the description box. So after mo maglagay ng mga caption dun sa description box mo, pwede mo siya lagyan ng hashtag kung ano ang yung content. So depende yung content mo, inline sa video title mo, inline with your content, ganun, para mas malawak pa yung mararating ng video natin. At huwag natin kalimutan maglagay ng tags. Okay? So, kung ano yung mga alignment sa video natin, video content, pwede natin ilagay yung mga tags doon, punuin natin para mas madali makita yung video natin. So, the next step, pag na-upload na yung video natin, is to promote our channel. So, we can upload the links of our video sa mga social medias natin. Okay? So, para mas marami pa yung maging aware sa vlog natin, sa video natin. Para makakuha tayo ng mga maraming views. Okay, that's it. Okay? So, yun yung lahat. How to start your own YouTube channel. So, this time, pumunta naman tayo sa question na totoo ba na kumikita yung YouTube vloggers? Okay, sige. Huwag na tayo magpagplastikan. Opo, totoo na kumikita yung YouTube vloggers. Pero, kailangan muna nating maging YouTube partners. Merong requirement. Okay, in my case, hindi pa monetize yung channel ko. Nagsisimula pa ako sa YouTube. Hindi ko pa na-meet yung requirement. Dati, yung requirement is at least to have 10,000 views kung hindi ako nagkakamali. Pero, yung bagong requirement ngayon is to have at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, yun yung requirement ni YouTube para maging eligible YouTubers tayo. So, ako, nagtitiwala pa rin ako na one day, magiging eligible YouTuber ako with your support. Okay? So, please subscribe to my channel. So, yung next question is, how to monetize or kailan pwede ma-monetize, kailan pwede magkapera sa YouTube as YouTube vlogger. So, yun nga, the moment maging YouTube partner tayo at na-meet natin yung YouTube requirement, at least to have 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, after that, i-review ni YouTube yung channel natin at magiging YouTube partner. That's the time na ma-monetize yung channel natin. Pero, mahirap i-reach yung 4,000 watch hours. Okay, kaya kailangan tayo na mag-upload ng quality video. Yung may quality talaga. Okay, so, ako, mas na-inspire ako kay Kid Bautista at saka kay Sir John, kasi
inamin ko naman na dumaan din ako sa mga sub to sub ganyan dahil bago pa ako sa YouTube, pero tumigil na ako dyan kasi mas na-inspire ako sa sinasabi nila, mga advice nila na gumawa ng quality content or quality videos para mas dumami yung subscribers. So, tiwala lang, tiwala sa may mga may experience. So, kayo na mga bago pa rin dito sa YouTube, sana gawin nyo rin yun kasi sa totoo lang, bawal talaga yung mga sub to sub, yung hug to hug, yung yakapan, bisitahin ko yung channel mo. So, mas maganda talaga yung quality video. Kahit hindi madali, basta mahal natin yung mga ginagawa natin, yun yung passion natin, nag-enjoy tayo. So, okay lang din, di ba? So, as long as nakapag-vlog tayo, meron tayong mga nagawa na video na one day, pag tumanda tayo, pwede natin mapanood, magiging document ng buhay natin. So, maganda rin yun, di ba? Okay, that's it. Okay? So, I hope nakatulong itong video na to para magsimula ka na sa sariling channel mo. Okay? So, kung meron ka pang gustong idagdag ng mga questions, idagdag ng mga suggestions, please comment down below. At kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe, like, and share. So, gusto ko lang i-share sa inyo na ang pagiging vlogger, hindi talaga madali. Mahirap talaga siya. So, doon na lang tayo kumapit sa tiwala. Doon na lang tayo kumapit sa passion natin. Na one day, makukuha din natin yung dream natin. Kaya kapatid, dream big and make it happen. Huwag mong pansinin yung mga negativity. Yung mga tao humihila sa'yo pababa. Yung mga tao na nawawalan ng tiwala sa'yo. Yung mga kaibigan mo, even your own family, huwag kang maniwala. Okay? Tiwala ka, dream big, and make it happen. So, I hope nakatulong tong video na to. Please, subscribe, like, and share. Bye!